magandang araw po sa ating lahat mga kapatid sa Pananampalatayang Katoliko. Tunghayan po ninyo ang pagbabahagi na ito ng mga salita ng katotohanan upang hindi tayo malingla sa mga taong mapagsamantala pagdating sa tunay na pananampalataya. Ang atin pong speaker sa episode na ito ay mula po sa grupong paathag na pinamamahala po ng ating butihing kapatid na si Bro Duane Cartujano. Hinikayat ko po ang bawat isa na mag-follow sa kanilang Facebook page ang paathag at paki-like na rin po at subscribe sa kanilang mga videos. Ngayon, samahan niyo po ako sa ating speaker sa episode na ito. Mali nga ba ang paulit-ulit na panalangin? Isa sa mga pangunahing ipinupunan ng mga kapatid nating mga Protestante sa ating mga Katoliko ay ang ginagawa nating paulit-ulit na panalangin. Ayon sa kanila, ay mali daw ang paulit-ulit na panalangin at labag daw ito sa itinuturo sa Biblia. Nakakalungkot dahil may mga kapwa Katoliko tayong napapaniwala at ang iba sa kanila ay iniiwanan ang kanilang pagkakatoliko. Ang paboritong basahin ng mga kapatid nating mga Protestante ay ang nakasulat sa Matthew chapter 6 verse 7 ng King James Version. At ganito ang ating mababasa. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Ginagamit nila ang version na ito dahil mababasa mo ng letra por letra ang salitang repetitions. Pero alam po ba natin na sa ibang translations ng Bible na ginagamit ng mga Protestante ay hindi natin mababasa ang salitang repetitions? Magbibigay po tayo ng dalawang Protestanteng Bible translations. Sa New International Version na paboritong salin ng mga kapatid nating mga born again, ay ganito ang ating mababasa. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Ang nakasulat po sa New International Version ay hindi repetitions, kundi babbling. Ang ibig sabihin ng babbling ay the action or fact of talking rapidly and continuously in a foolish, excited, or incomprehensible way. Sa English Standard Version naman na isa sa pinakamagandang salin ng mga Protestante ay ganito ang ating mababasa. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. So maliwanag na ang English Standard Version at New International Version ay magkaiba sa salin ng King James Version. Ngayon, kahit pa gamitin ng mga kapatid nating mga Protestante ang salin ng King James Version at bigyan ng pansin ang salitang vain repetitions, ay hindi pa rin po ito patotoo na ang lahat ng panalangin paulit-ulit ay mali na. In fact, sa footnote mismo ng New King James Version sa pahina 1499 ni Thomas Nelson ay ganito ang nakasulat. Nothing is wrong with repeating prayers. Ang nasabing footnote po ay komentaryo tungkol sa Matthew chapter 6 verse 7. Maging ang kilala at iginagalang na Protestanting scholar na si Dr. Donald Arthur Carson ay sinabi niya ang ganito sa kaniyang aklat. Jesus is not condemning prayer any more than he is condemning almsgiving or fasting, nor he is forbidding all long prayers or all repetition. Ngayon, bakit hindi punahin ng mga Protestanteng ayaw sa paulit-ulit na panalangin ang sinabi ng kanilang scholar na si Dr. Carson at ang nakasulat sa footnote ng New King James Version ni Thomas Nelson? Dito po natin makikita kung sino ang mas mahigit na authority. Sino ba ang mas nakakaalam? Ang mga scholars nila o sila na hindi naman mga scholars? At bakit kaya magkaiba ang kanilang mga interpretasyon? Tandaan po natin na ang nakasulat sa King James Version ay vain repetitions o walang kabuluhang paulit-ulit. Ngayon,
Ito ba ay tumutukoy sa ating mga panalangin? Ang sagot po ay hindi. Sa Holy Rosary ay inuulit-ulit natin ang Ama namin. Ito po ay tinuro ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6 verse 9. Ibig bang sabihin nito walang kabuluhan ang itinuro ni Jesus? Sa Holy Rosary ay inuulit-ulit din natin ang Hail Mary. Ito po ay nakasulat din sa Luke chapter 1 verse 28. At ayon sa mga scholar, ang Hail Full of Grace ay legitimate translation. Alalahanin po natin na ang anghel ang nagsabi nito. Ang mensahe ng anghel ay mula sa Diyos. Ibig bang sabihin nito ang mensahe ng Diyos ay walang kabuluhan? Ang tanong, lahat nga ba ng paulit-ulit na panalangin ay masama o mali? Ang sagot po ay hindi. Sa Matthew chapter 26 verse 44 ay mababasa natin na si Jesus ay inuulit niya ng 3 beses ang kanyang panalangin. Kaya sila'y muli niyang iniwan at umalis at nanalangin sa 3rd pagkakataon na sinasabi ang gayunding mga salita. Sa Awit chapter 136 verses 1 to 3 ay ganito naman ang ating mababasa. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon, sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay magpakailanman. Maliwanag po na paulit-ulit na dasal din ang nabasa natin sa aklat ng awit. Ang kinukontra po ng Diyos ay hindi ang lahat ng paulit-ulit na dasal, kundi ang dasal na hindi nagmumula sa puso, kagaya ng mababasa natin sa Matthew chapter 15 verses 8 to 9. Ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kaya huwag po tayong basta-basta na lang maniwala sa mga inaatake ng mga Protestante laban sa atin. Bilang mga kapwa ko, mga Katoliko, ay nais ko pong ipaalala sa inyo na mas mabuti po na alam po natin ang ating pananampalataya. Katulad ng mga ginagawa ng mga anti-Katoliko sa ating mga Katoliko ay hinahanapan tayo ng exact word or word for word mula sa Biblia bilang patotoo na tama at dapat paniwalaan ang ating sinasabi. Saan daw mababasa ang salitang rosaryo sa Biblia? The Latin for rosary would be rosarium, which means garden of roses. Yung mga panalangin natin kung tayo ay nananalangin ng Holy Rosary ay biblical po. Ang Our Father ay nasa Matthew chapter 6 verse 9. Ang Hail Mary Full of Grace naman ay nasa Luke chapter 1 verse 28. Yung Full of Grace na translation ay acceptable sa ating mga Bible scholars. Maging ang Protestant translator ng Aramaic in plain English ay ganito ang kanyang pagkakasalin sa Luke chapter 1 verse 28. And the angel entered to her and said to her, "Peace to thee, full of grace, our Lord is with thee, thou blessed among women." Yung makikita natin sa mga mysteries ay nasa Bible. Halimbawa, yung carrying of the cross at crucifixion na nasa sorrowful mysteries ay nasa Bible. Ngayon, kung hindi ito tatanggapin ng mga umaatake sa atin at ang gusto nila yung exact word ng rosary sa Bible, sundan din natin ang kanilang argumento. Una, tayong lahat ay naniniwala sa Bible. Naniniwala din tayo na mayroong 27 books ang New Testament. At naniniwala din tayo sa monotheism. Mababasa ba sa mga talata ng Bible ang word for word na monotheism? At mababasa ba sa mga talata ng Bible na 27 books ang New Testament? Kung ganon, dahil hindi na ba dapat itong paniwalaan pa?
Pangalawa, kung word for word na lang ang sukatan at basihan ng katotohanan, saan din mababasa sa Biblia ang word for word ng salitang rapture? Ang mga umaatake sa atin kasi ay mahilig sa rapture. Ngayon, saan po ba natin mababasa sa Biblia ang word for word ng rapture? Maliban dyan, yung mga founder ng ibang relihiyon, saan mababasa ang pangalan nila sa Biblia? Ang problema ngayon sa mga umaatake sa atin ay kapag gumamit tayo ng word for word at kapag ibinalik sa kanila ang kanilang estilo, nagagalit sila. Ang pagbabasa po ng Biblia ay ginagamitan ng common sense at higit sa lahat isinasabuhay ito. Wala pong matinong scholar ng Bible maging sa mga panig na mga Protestante ang gumagamit ng istilong ito dahil maging ang mga Protestanteng scholar ay itinuturing ito na fallacy. Si Jesus daw po mismo ay hindi nanalangin ng Santo Rosario. Kaya, bakit tayo mananalangin? Brothers and sisters, tayo po ang dapat na manalangin ng Holy Rosary at hindi ang Panginoong Jesus. Dahil siya po ay perfect at wala pong kasalanan. Tayo po ay makasalanan at dapat po tayong manalangin ng Holy Rosary. At titingnan po dapat natin kung ano ang laman ng mga dalangin sa loob ng Holy Rosary. Tingnan po natin. Sa Our Father, naroon po ang "And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us." Sa Hail Mary naman po ay mayroong "Pray for us sinners, now and at the hour of death." Brothers and sisters, si Jesus ba ay may kasalanan? Or siya ba ay makasalanan para mag-pray ng rosary at banggitin ang mga salitang ito? Tandaan po natin, brothers and sisters, si Jesus po ay perfect ayon sa Hebrews chapter 7 verse 26 at 1 Peter chapter 2 verse 22. Pero tulad po natin na inuulit-ulit natin ang ating mga panalangin at mahaba ito tulad ng Santo Rosario, si Jesus po mismo ay nanalangin ng paulit-ulit sa Matthew chapter 26 verse 44 at nanalangin din siya ng mahaba sa Luke chapter 6 verse 12. Ang panalangin Hail Mary ay hindi direct to God. Bakit pa daw kailangan dumaan kay Mary? Dahil sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Brothers and sisters, ito daw po ay nagpapatunay na dapat direct to God tayo. Paano po natin sasagutin ito? Una, kung direct to God pala palagi ang tama, bakit din humihingi ng prayer ang mga Protestante sa kanilang mga pastor at sinasabi nila na, "Pastor, please pray for me"? Bakit hindi na lang sila dumirekta sa panalangin sa Diyos? Pangalawa, yung Hail Mary full of grace, at least nasa Bible. Sinunod nga ng isang pastor Protestante sa kanyang translation na Aramaic Bible in plain English, ang sabi po doon, "And the angel entered to her and said to her, 'Peace to thee, full of grace, our Lord is with thee, thou blessed among women.'" Pero yung personal na prayer ni pastor, saan mababasa ng word for word sa Biblia? Pangatlo, out of context po ang ginagawa sa Juan chapter 14 verse 6. Hindi naman po sinasabi sa context ng John chapter 14 na bawal humingi ng prayers kay Mother Mary. Kaya nasabi ni Jesus ang "I am the way, the truth, and the life" dahil sa 1 chapter 14 verse 5, nagtanong si Tomas ng ganito, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Kaya out of context yung ginagawa nila sa 1 chapter 14 verse 6. Meaning, hindi po related.